hoy historia. Ni María Antonia Barrio. Paano mong nalaman? Hindi niyo ba narinig kanina ang sinabi ni Tito Fernando sa may hardin? Oo, totoo yun. Teka. Ibig sabihin, yun ang dahilan kaya lagi siyang naglalasing? Yun nga, at hindi siya dating ganyan. Si Senyorito Luis Fernando ay napakabait. Kaya lang niloko siya ng malditang babae at dahil sa kanya, naging masungit siya at sumpungin. At higit sa lahat, lasenggo, no? Grabe. Kawawa naman siya. Yun palang dahilan kaya ganun siya. Siguro talagang mahal niya ang babaeng yun tapos niloko lang pala siya. Sino mag-aakala niyan? Ang malas niya talaga. Tama ka riyan, mahal ko. May dahilan si Senyorito para magalit siya at laging maglaseng. Alam ninyo, Aling Lupe, hindi dahil sa gusto ko na siya, pero sisikapin kong iwasan na siya para hindi na madagdagan pa ang galit na nararamdaman niya. Kung pakiramdam niya, niloko siya, dapat hindi ko na yun palalain pa. Ano, nakausap mo ba si Luis Fernando? Hmm? Pero kahit isang salita, wala siyang sinabi. Marami akong sinabi, pero binabaan lang ako ng telepono. Pero paano mo siya nagawang kausapin? Siya mismo ang sumagot. At alam mo, ramdam ko na hindi pa rin siya nakaka-move on. Binabaan ka ng telepono. Kaya nga ito yung sinasabi ko. Pinakinggan niya ako, mahina siya, kaya hindi niya kinaya. Hindi ko rin gusto na hindi niya itunuloy ang pakikinig sa akin. Kaya yun ang mag-uugnay ulit sa amin. Ngayon parang kapritsyo lang, kaya gusto ko siyang maakit ulit. Maniniwala ka ba pag sinabi ko sa'yo na nahuhulog na ang loob ko sa'yo? Ay, naku po, Diyos ko. Totoo naman kaya yun? Pakidala mga kayan sardin sa likod. Naroon ang maliit na Zuni Maria. Sumunod ka sa'kin. Kaninang mga loro yan? Ah, pinadala mga kayan ni Don Fernando para kay Maria. Ang daming loro. Mabuti na lamang at day off ngayon ni Carlota. Kung hindi, Jack na nag-report na naman yung kay Doña Victoria. Ay, naku, ano ba yan? Tatatapilok ako. Ay, paano ba ako tatayo? Ay, hindi. Ay, napaka-imposibleng matutong maglakad sa mataas na takong na to. Isa pa nga. Anong ginagawa mo, Maria? Nag-aaral akong lumakad ng mataas ang takong ko para hindi nila ako pagtawanan. Hindi ko malaman kung bakit si Soraya hindi napapagod lumakad ng mataas ang takong. Kailangan mo lang masanay, Maria. Balang araw, matututo ka rin gamitin yan. Ay, sana nga mangyari yun, no? At matutuhan ko rin magbihis na maganda, maglagay ng makeup, at magsalita ako ng may class. Gusto kong matuto ng maraming bagay, Aling Lupe. Oo nga pala, gising na kaya ngayon si Luis Fernando. Paano kaya siya ginigising? Hindi ko alam kung gising na siya ngayon. Ay, sabagay. Sigurado akong uminom na naman yung kagabi, kaya baka tulog pa yun hanggang ngayon, di ba? Siguradong gano'n na nga. Tignan natin kung mababago siya, Aling Lupe. Kagaya nung mga kilos niya na nakita ko siya sa simbahan at minahal ko siya noon. Ay, pero kung bata ka pa noon, paano kang magmamahal sa kahit na sinong lalaki? Hindi. Pag sa kanya, pwede. Alam nyo, yung dalawang beses ko siyang nakita, sabi ng puso ko, kumakabog ng sobrang dibdib ko. Ay, maraming beses ko siyang napanaginipan. Naniniwala kong ito yung sinasabing pag-ibig. Ay, nako, mahal ko. Hindi mo pwedeng ibigin si Senyorito Luis Fernando. Bakit? Malay niyo, balang araw, maging mabait siya ulit. Ay, wag kang baliw, iha. Magdurusa ka lamang ng husto. Gagawin niyo miserable ang buhay ko, ganun ba? Parang ganun na nga. O siya, hubarin mo na yung sapatos, sumot magchinelas ka na lang. At sumama ka na sa akin, Sara, din para makita mo kung ano mga binili sa'yo ni Don Fernando. Ano yun, Aling Lupe? Anong binili niya sa akin? Sorpresa. Tingnan mo na lang. Tayo na, Lucky. Tingnan natin. Iha, magsuot ka na lang ng ibang sapatos. Ay, naku, na iha, Maria! Ito bang sinasabi niyo, Aling Lupe? Oo, mahal ko. Ay, ang ganda. Lahat ba ng mga ibon na yan para sa akin? Oo, mga loro yan. Sana pag nakita ni Senyora Victoria, hindi siya magsisigaw. Ay, ang bait-bait talaga ni Tito Fernando. Parang nahulaan niya na gustong-gusto kong mag-alaga ng mga hayop.
Naalala ko nung maliit pa ako at nakatira kami sa probinsya ng mga magulang ko. Sumalangit na wa ang kaluluwa nila. Ay, ang saya-saya talaga. Meron akong kuneho, may mga kambing ako, tapos ngayon may mga ibon na. Tingnan natin kung bibigyan niya rin ako ng baka. Ay, hindi niyo lang alam, gustong-gusto ko rin ng baka. Ginagatasan ko pa nga ang mga baka at iniinom ko ang gatas. Magagalit kaya si Doña Victoria pag pinadalhan ako ng mga baka? Ha? Mga muntikong kaibigan, pakinggan niyo ang kwento ng kasal, ng kuto, at ng pulgas. Ang kuto at pulgas ay ikakasal, hindi lang matuloy dahil kulang ang mais. Tirolo, tirolo, tiroliro, liro. Tirolo, tirolo, tiroliro, la. Tirolo, tirolo, tiroliro, liro. Tirolo, tirolo, tiroliro, la. Sinagip ng bukbok ang kanilang kasal, siya ay may mais mula sa kanyang bukirin. Tirolo, tirolo, tiroliro, liro. Tirolo, tirolo, tiroliro, la. Tirolo, tirolo, tiroliro, liro. Tirolo, tirolo, tiroliro, la. Makinig kayong mabuti. Pagpalain tayo ng langit. Salamat sa langit. Kung may isang babaeng darating sa buhay ko, yun ay hindi para mahalin ko siya, kundi para kutsain. Tirolo, tirolo, liro. Tirolo, 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 la. Tirolo, 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 liro. Tirolo, 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 la. Tumalon ang daga para maging ninong. Ikulong ang pusa para di makawala. Magandang umaga, senyorito. Sabihin mo sa babaeng yun tumahimik siya. Para siyang tupa na umaatungan. Ngayon din po, senyorito. Patawarin niyo na siya. Hindi niya alam na hindi tamang ginagawa niya. At yung mga buwisit na ibong yun, dati hindi ko sila naririnig. Ah, yun po ba? Hindi na talaga yun maiiwasan. Isang hawla na puno ng mga lorong ipinadala ni Don Fernando. Anong sinabi mo, Lupe? Regalo po niya yun kay Maria. Dahil galing siya sa baryo at mahilig siya sa mga hayop. Isang kuneho, dalawang kambing at isang hawla na puno ng mga loro? Anong susunod niya ipapadala, baka? Sigurado yun, senyorito. Ano? Ibig kong sabihin, yun na lang ang kulang. Tawagin mo si Mama! Opo, ngayon din, senyorito. Sobra na! Tama na! Pinapupunta niya kayo sa kwarto niya, senyora. Lasing ba siya? Hindi po, senyora. Pero galit na galit siya. Oh, paumanin po. Anong problema, Luis Fernando? Ipalis niyo ngayon din ang mga hayop na yun dito sa bahay. O buksan niyo ang hawla ng mga ibon para lumipad. Anong sinasabi mo? Hindi niyo ba naririnig? Naririnig ko ang huni ng mga ibon sa hardin. Pero mas malakas ngayon kaysa sa mga nakaraan. Ah, hindi niyo pa pala alam. Ang tungkol sa hawla na puno ng mga loro. Oo, tama. Ang mga naririnig niyo, Mama, ay ingay ng mga loro na nakakaistorbo na pinadala ni Papa para sa kanyang ampon. Ayaw ni Senyorito ng maiingay. Ay, pero Aling Lupe, tingnan nyo, tahimik na ako ngayon. Alam nyo, lahat ng ginagawa ko ayaw nila. Gustong-gusto ko na nga sanang bumalik dun sa baryo namin nang hindi nalalaman ni Tito Fernando. Nandun pa naman ang bahay namin. Ibang-iba pag dito kaysa sa baryo, Maria. Ay, syempre, ibang-iba talaga dun, Aling Lupe. Dahil dun sa baryo namin, ang mga tao talagang mababait. Hindi gaya rito, ang ibang mukha parang chihuahua. Asong chihuahua? Sinabi nyo pa, nakakita na ba kayo ng asong chihuahua? Lagi silang galit at tumatahol. Tinatahulan nila ang lahat, Aling Lupe. Ang problema lang naman ay ang mga loro. Ngayon naman, ayaw nila ang mga ibon. Pero kapag nasa hawla sila, wala naman silang ginagawang masama. Masyado silang maingay. Ano bang gagawin ng mga kawawang ibon? Ganyan sila humuhuni. Makikita mo ngayon kung anong gagawin ko sa mga ibon mo, malditang bata. Ni isa, walang matitira sa kanila. Anong gagawin niyo, Senyora Victoria? Pakakawalan ko silang lahat. Hindi. Wag po. Maawa na po kayo. Huwag niyo gawin yan. Ako ang masusunod. Wag, Senyora. Huwag niyong gagawin yan. Sige, pag pinalipan niyo yan, papaluin ko kayo nitong pala. Makikita niyo, babasagin ko talaga ang ulo niyo. Maria, patawarin mo ako. Hinding-hindi na kita babastusin. Hindi na talaga. Ay, ano? Maria, parang awa mo na bata. Tama na yan. Tumayo ka! Walang iya! Tumigil ka na! Baka nakalimutan mo babae ka. Si Raul! Ano mo siya, Vladimir? Tama na, Maria. Tigilan mo ang baliw na ito, please. Matipan niyo nga ako, pwede ba? Pinagtutulungan niyo ako, pati kayo susuntukin ko. Tama na! Bitawan
niyo ako para masuntok ang mayabang na lalaking yan. Alam niyo po ba, ayoko pong magsinungaling sa inyo. Pero wala na po rito sa bahay ang mga ibon ko. Hindi ko maintindihan. Kasi po si Signore Victoria, masyado siya nagalit. Inutusan niya si Urbano Tomas na ilabas sila rito. Nagkamali ka nang ipinadala mo rito ang mga loro. Mas matindi ang ginawa mo dahil pinamigay mo. At lahat ng yan para hindi maistorbo ang anak mong tamad. Pagsisisihin niyo ito pareho. Pinagbabantaan mo ba kami, Fernando? Kaming dalawa, ang asawa mo at ang iyong anak? Magsisisi kayo. Ang mga lorong iyon ay babalik dito sa bahay. Mananagot sa akin ang sino mamaglabas nun dito. Maria, Maria, Lame.